Hello friendships, I'm back. So, i-share ko sa inyo ngayon yung pinuntahan namin na sobrang relaxing at malapit lang dito sa Manila. Maganda dito is pwede yung ating mga bagets at saka isa pa, walang entrance fee. So, tara! Tinutukoy ko sa inyong lugar is yung binansagang Little Baguio of Antipolo Rizal, which is sa Pinit Road. So, ipipin nyo lang sa waiting sa Pinit Road, doon na mismo kayo dadali ni Waze. Okay, so kami kasi from Taguig kami, so ang daan namin is G6 tapos Taytay, tapos dito na kami lumabas sa Marcos Highway. So kung nakikita nyo, ang ganda ng tanawin, yung mga bagets, yung mga kids ko, natuwa sila kasi wala namang ganito sa Manila. So ayan, nakaka-relax yung paligid. At saka medyo madilim pala yung kuha kasi tinted yung sasakyan, pero sa labas naman sobrang maliwalas at saka very relaxing yung view. Dito na, kumaliwana kami sa Pinit Road. Noong una, medyo nagtaka pa ako kasi feeling, ang akala ko, pag kaliwa namin na sa Pinit Road na, makikita mo na agad yung mga pine trees. So, hindi pa pala ganun. Babiyahe ka pa ng medyo matagal. Siguro mga 15 minutes pa bago ka makapunta dun sa gate at saka papasok dun sa mga pine trees. So, pinakita ko lang to kasi baka mamaya yung mga ibang tao na pupunta, magtaka sila bakit ganito. So, anyway, hindi naman. Tama naman ito. So, hindi naman tayo nililigaw ni Waze this time. So, dito naman, medyo nag-chill-chill na ako kasi may nakikita na ako mga pine trees. So, naisip ko, ito na nga to. So, malapit na kami. Bali, ang biyahe pa from here, siguro mga 5 to 10 minutes pa. So, bali, approaching na tayo dun sa gate, tapos makikita niyo na yung security, or yun yung security, right? Ito yung first part ng sa Pinit Road, after yung pumasok sa gate. So, ayan na yun. So, hindi pa siya ganun ka ganda, wala pang masyadong mga pine trees. So, ang ginawa namin is nag-drive pa, papasok. Pero, even sa bungad, marami ng mga tao nung nakita namin. Anyway, pumunta kami dito no October 30 morning. So, Thursday yon. We decided to go there on weekdays kasi alam ko na maraming tao mag-weekends. So, ayan na nga. Papasok na kami at tinry namin na pumunta sa dulo. Makikita niyo naman yung dulo. Pagdating dun sa dulo, medyo pababa na siya. Ito yung pabalik na kami, tapos naghahanap kami ng spot para sa picture taking. So, ito yung mga sample photos na nakuha namin dito sa part na to. Ayan, tapos, ayan, dire-diretso lang. Tapos, pag meron kaming nakitang magandang spot, humihinto muna kami. Tapos, magte-take kami ng pictures. And, as you can see, ito pa yung isang sample. Ito yung malawak na pwede kang mag-picnic, kaso maputik kasi umulan. So, ito naman yung area na nakita namin na pwedeng pagpiknikan kasi yung ibang mga lugar, medyo basa yung mga nila, yung damo. Ito, medyo makapal yung grass kaya maganda maglatag ng picnic cloth. Ito naman yung mga, ito yung mga hinanda ko or pinipare ko for the picnic kasi light lang naman for snacks lang. So, may big sushi, tsaka yung mga biscuits na gusto ng mga anak ko and fruits and juice.
So, ito naman yung mga sample photos na nakuha namin sa area na yun. May ganda din siya, maganda rin yung background niya. And pwede rin for Instagram. So, ayun na nga. Thank you so much for watching, friendships. At kita-kita ulit tayo sa next gala. And don't forget, okay? Always, always clean as you go. Bye!